Ngayon naman ay pag-uusapan natin, Kong Nikki, yung mga problema ng ating mga mamimili, bakit nagmamahal ang kamatis, sibuyas, bawang, pechay, repolyo? Ito, meron bang sangay ng isang agency na naka-assign dito na nakapailalim sa Department of Agriculture? Ne, partner, ang pagdating sa presyo, ang sumusubaybay dyan ay ang Department of Trade. No, what I mean is that, siguro sa kakulangan ng supply. Hindi, karne, partner. Mm-hmm. Pagdating sa presyo, DTI, pagdating naman sa kung ano ang dapat gawin, kaya dahil, halimbawa, nagmamahalan niya sinasabi mong mga gulayin, may mga programa rin dyan ang ating Department of Agriculture. So, pwede rin nating himayin yan. Pero ang isa, ibig sabihin yung bang supply, dalawa lang naman yan eh. Pagkakulang ng supply, di magmamahal ang presyo ng bilihin. Pag sobra naman ang supply, babagsak ang presyo. So, anong nangyayari kasi, minsan, kaya nagmamahal, dahil dumaan siguro sa pagkalugi yung ating mga magsasaka na nagtatanim ng gulay, kamatis, etc. Kasi minsan nasasabayan ng imported, bumabagsak, nalulugi. Anong nangyayari? Sabay-sabay na nawawalan ng gana yung ating magsasaka, hindi muna na magtatanim. Kaya pag nawalan ng nagkakulang ng ani, siyempre tataas naman ang presyo. So, yan ang epekto nitong mga nangyayari na sobrang importasyon at saka nagkakaroon ng smuggling ng mga produktong gulay, lalo na ng mga gulay. Ako, partner, dalawa lang ang pagkakaintindi ko sa gulay at karne. Ano? I believe that there is a law na sinasabi na kung nagmamahal ang isang gulay at para banggain at sumakto lang do sa presyo dahil may peg price, no? Like yung onion, pag nasa 45, kailangan papasukin mo ang imported onions para hindi tumaas yung local. So doon nagkakaroon ng balanse. So hindi ibig sabihin pag may pumasok na importation illegal na lahat. So tama lang 'yon, ano? Ganun din doon sa karne, pagka over ang supply ng karne, mumura, pagka kinulang, magpapapasok, pero yung iba, ang ginagawa, opal skin ang kinagawang paraan, tapos ang inilalaman naman ng container ay yung mga tunay na karne. So, yun ang mga nagiging problema dyan, hindi ba, partner? Oo, yan na yung tinatawag nating technical smuggling, yung binanggit mo kanina. At yan talaga yung ating nilalabanan, sapagkat kapag hindi naging normal ang takbo ng supply ng ating mga produkto, talagang para yung nagsisiso. Biglang babagsak, tataas, namataas. So, medyo nalilito ang ating mamimili. So, ang pinaka-importante niyan, dapat ay ika nga ay maging balanse. Balanse. Kasi kung nagsisiso yan, naloko na. Talagang baka malito ang mamamayan, biglang tataas, magagalit. Biglang baba, sobra-sobra naman. So, nalulugi naman yung ating mga magsasaka. Na pagka nalugi, napakarami rin ang apektado dahil halos 40% ng ating mamamayan umaasa nga dito sa agrikultura. So, kinakailangan mabalanse. Mabantayan ang smuggling at sobrang importasyon. Magpapasok lang kung talagang kailangan. At kulang ang supply pa rin. Yan. Ngayon, meron din bang problema yung ating aquaculture, yung sa ating mga palaisdaan? Tayo lunod sa mga tilapia at bangos. Pero yung mga ibang klase ng mga isda, nakikita natin na puro imported na rin to, partner. Yan yung siya rin nagiging problema. Ultimong galunggo nga eh. Ini-smuggled na rito eh. So, katulad yung ano, yung masarap na isda ninyo dito sa Batangas, yung tawilis.
Baka akala mo, pagka nagpunta ka sa palengke, ang dami pong tawilis. Pero pagka kinapa mong ganyan, walang kaliskis. Yung walang kaliskis, peki ho yun, hindi ho yung tawilis ng Pilipino. Ang tawilis natin, may kaliskis na. Dito mo lang makikita yan. Mm. Dito sa talik. Mm. Hindi, kasi yung sinasabi mong fake na tawilis, ang tawag ata dyan, manansi. Manansi. Na galing sa dagat naman yan. Mm-hmm. So, mas dagat ng China o dagat ng Pilipinas? Kaya, sa mga problema po ng mga farmers natin, ngayon, partner, no? Sabi ko sa mga problema ng mga farmers, lahat ito tinatawag natin na farmers . Ano-ano bang uri ng klase ng farmers meron tayo? Farmers ng magpapalay. Yan yung sa mga crops, mm-hmm. palay, mais, at iba-ibang yung mga high value crops. Mm-hmm. Meron tayong aqua and sa fisheries. Mm-hmm. Meron tayo... Lahat yan, farmers, ang tawag natin. Lahat yan, farmers. Livestock and poultry. Anong tawag natin doon sa mga mananim naman ng mga prutas? Katulad ng mga mangga at yung maraming klase ng prutas natin. Yan, high value crops yan. Farmers din yan. Farmers. Yun. Yung mga magbababoy. Magsasaka rin yan. Magsasaka. Kaya ang daming uri ng klase ng magsasaka. Sana po, dito sa mga... inilalapit ninyong problema, makatulong kami sa inyo na maibsan yan. Pero sa kabuuan, hindi ko kayang sagutin ni Willie Espiritu at ni Kong Nikki Briones ang lahat ng bagay na iniiyak ng ating mga farmers. Kaya sa mga darating na panahon, iisa-isahin natin, partner, imbitahin yung mga expert pagdating doon sa iba't ibang klase ng produkto dito sa ating bansa. Pag sinabing niyog, yung coconut, sugar, corn, hog, andali, poultry, partner. Pag sinabing, lahat, pag sinabing natin. Pag problema ng coconut, ang nakakaakibat dyan ay Philippine Coconut Authority. Pag sugar, Sugar Regulatory Commission, meron din tayong in charge sa sugar sa Department of Agriculture. Uh-huh. Pag sinabing sa corn, may in charge ng corn program. Uh-huh. May in charge sa palay, sa rice program. May livestock and itong Livestock Development Council. Mm-hmm. So, in charge of fisheries and aqua. So, yan, iimbitahin natin isa-isa. At tayo naman, mag-i-interview tayo sa lahat ng magsasakang involved sa bawat produktong ito. Oh. Alamin natin kung ano ba ang kanilang pangangailangan at problema. At tapos, i-guess naman natin yung makakasagot sa kanilang mga problema. Ano naman kaya ang magagawa ng Kongreso kung sakaling may problema pa? Yan naman ang aalamin ninyo sa pagbabalik ng FYI for your information. FYI.